10 mga hindi pangkaraniwang paraan ng transportation na ginagamit ng mga tao. Welcome sa Arvin Polo TV. Paano kaya kung hindi na imbento ang mga sasakyan? Siguro kahit sa pagpasok natin sa trabaho o kaya sa school ay naaabala tayo. Dito natin masasabi na mahalaga ang transportation para sa milyon-milyong mga tao dahil napapadali nito ang pagpunta natin sa iba't ibang lugar. Sasakay lamang tayo ay makakarating na tayo sa ating paroroonan. Amazing, no? At sa video ngang ito ay pag-uusapan at aalamin natin ang 10 kakaibang transportation methods na ginagamit ng mga tao. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Monowheel. Ang monowheel ay isang uri ng sasakyan na mayroong isang malaking gulong. Ang driver ay nakaupo sa loob ng gulong at gumagamit ng pedal o motor para mapagalaw ito. Noong 1580s, unang ipinakita ng Italian engineer na si Agostino Ramelli ang disenyo ng monowheel. Pero ang praktikal na disenyo ng monowheel ay nagsimula lamang noong kalagitnaan ng 19th century. Noong 1869 ay ipinakita ni Richard Hemming ang kanyang monowheel na may pedal. Maraming inventors ang nagpatuloy sa pag-develop ng iba't ibang version nito. Samantala, may dalawang pangunahing uri ng monowheel, ang pedal-powered at ang motor-powered. Ang pedal-powered monowheel ay gumagamit ng pedal para pagalawin ito, habang ang motor-powered monowheel naman ay gumagamit ng makina, tulad ng gas engine o electric motor. Ang karaniwang monowheel ay mayroong isang malaking gulong na nagsisilbi bilang pangunahing bahagi nito. Sa loob ng gulong ay merong frame na may kasamang upuan, pedal o motor at steering mechanism. Ang pagmamaneho ng monowheel ay nangangailangan ng balance at coordination. Kinakailangang umupo ang driver sa loob ng gulong at gamitin ang pedal o throttle para pagalawin ito. Sinasabi na mahalaga ang balance dahil madaling mawalan ng kontrol ang monowheel kung hindi tama ang pagkakaayos ng bigat. Maliban pa rito, isa sa mga benepisyo ng monowheel ay ang compact design nito, kung kaya't madali lamang itong dalhin at itabi. Maari rin itong maging environment-friendly, lalo na kung electric motor ang gamit. Ngunit may ilan ding mga hamon sa paggamit ng monowheel. At ang pangunahing hamon nito ay ang pagkakaroon ng balance na mahirap matutunan at panatilihin. Bukod dito, limitado lamang ang bilis ng monowheel kumpara sa ibang mga sasakyan. Sa kasalukuyan, ang monowheel ay ginagamit sa mga recreational activities at extreme sports. Meron ding mga electric monowheel na ginagamit bilang personal transportation device, katulad ng mga electric unicycles. Ang mga innovations sa technology ng battery at motor ay nagbigay daan sa mas mahusay at mas ligtas na mga monowheel. Ang ilang mga kumpanya ay nag-develop ng advanced models na may kasamang gyroscopic stabilization para mas maging ligtas at madali itong gamitin. Number 2. Hovercraft. Ang hovercraft ay isang sasakyan na maaaring tumakbo sa tubig, yelo at lupa gamit ang hangin. Ito ay gumagamit ng malalaking ventilators para makagawa ng mataas na air pressure sa ilalim nito na nagiging sanhi upang lumutang ito. Ang tawag dito ay hovering, na nagpapahintulot sa hovercraft upang tumakbo ng mabilis at maayos sa iba't ibang uri ng terrains. Kaugnay nito, noong 1950s ay ipinakilala ni Christopher Cockerell ang kanyang idea tungkol sa hovercraft. Sinubukan niyang gamitin ang hangin upang mabawasan ang friction sa mga sasakyan. Ang unang hovercraft na tinatawag na SR.N1 ay matagumpay na tumawid sa English Channel noong 1959. Mula noon ay patuloy na umunlad ang disenyo at technology ng hovercraft na nagresulta sa mas malalaki at mas mahuhusay na model nito na ginagamit naman sa iba't ibang layunin. Bukod dito, ang hovercraft ay ginagamit sa iba't ibang commercial purposes tulad ng mga ferry at kargamento. Kilala ang mga hovercraft ferry sa mga matutubig na lugar tulad ng United Kingdom, Japan at Scandinavia. Dahil sa kakayahan nitong maglakbay sa tubig at lupa, ay nagiging flexible ang mga ruta ng transportation. Ginagamit din ang hovercraft sa mga rescue at emergency operation dahil sa kakayahan nitong makarating sa mga baha at maging sa mga lugar na mahirap puntahan. Maliban dito, ang hovercraft ay ginagamit para sa mga amphibious assault, logistic support at rescue missions. Ang mga modern military hovercraft tulad ng Landing Craft Air Cushion ng US Navy ay kayang magdala ng mga mabibigat na kagamitan mula sa barko patungo sa baybayin.
kahit na sa mahirap na mga kondisyon. Sa industriya naman, ang hovercraft ay ginagamit sa oil exploration at sa mga malalayong lugar kung saan mahirap makarating ang mga karaniwang sasakyan. Samantala, ang hovercraft ay gumagana sa pamamagitan ng paglikha ng air cushion. Ang malalaking ventilator sa likod o ibabaw ng hovercraft ay nagbubuga ng hangin sa ilalim ng katawan na nagiging sanhi ng pag-angat nito. Ang hangin ay pinananatili sa ilalim ng katawan ng flexible skirt na tumutulong upang maiwasan ang pagkawala ng hangin at upang mapanatili ang pag-angat nito. Number 3, cable cars. Ang cable car ay isang uri ng transportation na gumagamit ng mga cables para hilahin ang mga sasakyan pataas at pababa sa mga matatarik na daan. Karaniwan itong ginagamit sa mga bundok, ski resorts at mga lungsod na may matatarik na kalsada. Ang pinakakilalang halimbawa ng cable car ay makikita sa San Francisco, USA, na nagsimula noong huling bahagi ng 19th century. Samantala, ang unang cable car system ay ginawa ni Andrew Smith Halliday sa San Francisco noong 1873. Ginamit niya ang kanyang kaalaman tungkol sa mga cable na ginagamit sa mga minahan at barko. Sa kanyang sistema, gumamit siya ng mga cable sa ilalim ng lupa na pinapatakbo ng mga steam engine. Ang mga sasakyan ay kumakapit sa mga cable gamit ang mga clamp na tinatawag na grip upang mahila pataas o pababa sa mga matatarik na kalsada. At dahil naging matagumpay ang unang linya ng cable car ay nagkaroon ng mas marami pang linya at iba pang uri ng transportation na gumagamit ng cable sa buong mundo. Karagdagan pa dito, ang cable car ay mayroong pangunahing bahagi na kinabibilangan ng mga sasakyan, cable, at mga mechanisms upang kumapit at bumitaw ito. Ang mga sasakyan ay mayroong ding mga gulong na gumugulong sa mga riles. Ang mga cable na gawa sa matibay na bakal ay umiikot ng tuloy-tuloy sa ilalim ng lupa o sa ibabaw ng mga poste at pinapatakbo ng mga malalaking pulley at engine na nasa power stations. Ang grip man naman na nagmamanipulate sa sasakyan ay kumakapit sa cable gamit ang isang special mechanism na nakakatulong sa sasakyan upang mahila ng cable. At kapag kailangan ng huminto, ibinibitaw ng grip man ang cable at binababa ang mga preno. Dagdag pa rito, mayroon ding iba't ibang uri ng cable cars na ginagamit sa iba't ibang lugar. At ang pinakakaraniwang uri nito ay ang mga urban cable cars na ginagamit sa mga lungsod tulad ng San Francisco. Number 4, jetpack. Ang jetpack ay isang device na nagbibigay daan sa isang tao na lumipad gamit ang mga jet o rocket thrusters. Alam naman natin na simula pa noong unang panahon ay pangarap na ng tao ang makalipad. At sa tulong ng jetpack technology ay unti-unti itong nagkaroon ng katuparan. Nagsimula ang idea tungkol sa jetpack noong kalagitnaan ng 20th century na naimpluensyahan naman ng mga pelikula at mga libro patungkol sa science fiction. Ang unang jetpack na tinawag na Rocket Belt ay ginawa ng Bell Aerosystems noong 1960s para sa United States Army. Gumagamit ito ng hydrogen peroxide bilang fuel na nagiging high-pressure steam at oxygen upang magbigay ng thrust dito. Ngunit ang problema ng rocket belt ay maikli lamang ang oras ng paglipad nito na umaabot lamang ng 21 seconds dahil limitado lamang ang dami ng fuel nito. Samantala, nagpatuloy ang pagsisikap na mapabuti ang jetpack technology. At noon ngang 1980s ay ipinakilala ang Bell Jetpack. Pero katulad ng rocket belt, ay naharap din ito sa problema dahil maikli lang din ang oras ng paglipad nito. Ngunit sa kabila ng mga limitasyon, ay patuloy na sumikat ang jetpack sa entertainment industry. At nakikita din ito sa mga pelikula, palabas sa telebisyon at live performances. Kaugnay pa nito, noong 21st century ay nagkaroon ng mas malaking pag-unlad sa technology ng jetpack. Ang mga modern jetpacks ay gumagamit ng mas advanced materials, electronics at propulsion systems. Isa sa mga kilalang kumpanya na nangunguna sa larangang ito ay ang Jetpack Aviation. Ang kanilang JB Series jetpacks tulad ng JB-10 ay gumagamit ng kerosene-fueled turbojet engines na nagbibigay ng mas mataas na thrust at mas mahabang oras ng paglipad kumpara sa mga naunang disenyo nito. Bukod dito, isa pang kilalang kumpanya ay ang Gravity Industries na itinatag ni Richard Browning. Ang kanilang Daedalus Flight Pack ay gumagamit ng 5 maliliit na jet engines na nakakabit sa mga braso at likod ng piloto na nagbibigay ng mas mataas na kontrol dito. Ang Daedalus Flight Pack ay kayang lumipad ng hanggang 10 minutes at may bilis na higit sa 50 miles per hour.
Number 5, maglev train. Ang maglev train o magnetic levitation train ay isang train na gumagamit ng mga magnet para maiangat at mailipat sa mga rails. Dahil dito, hindi ito dumidikit sa rails, kung kaya't mas mabilis at mas maayos ang biyahe nito kumpara sa mga traditional na train na may gulong. Gayun din, ang maglev ay mayroong dalawang uri ng technology, ang electromagnetic suspension o EMS at ang electrodynamic suspension o EDS. Sa EMS, may mga electromagnets sa train at rails na nagtutulungan para maiangat ang tren ng ilang millimeters mula sa rails. Sa EDS naman, mas malalakas na magnet ang ginagamit para maiangat ang tren ng ilang centimeters mula sa rails, kaya mas matatag ito kahit mabilis ang takbo. Samantala, noong 1902 ay ipinakilala ng isang German inventor na si Alfred Zeden ang konsepto ng magnetic levitation. Ngunit, nagsimula lamang itong gamitin noong 1960s. Ang unang commercial maglev train ay inilunsad sa Birmingham, England noong 1984 na may bilis na 42 kilometers per hour. Simula noon ay patuloy na pinabuti ang technology na ito. Bukod dito, ang Shanghai Maglev sa China ay isa sa pinakakilalang maglev trains. Inilunsad ito noong 2004 at naglalakbay mula Pudong International Airport papunta sa Lungyang Road sa Shanghai sa bilis na 431 kilometers per hour. Ito ang pinakamabilis na commercial train sa mundo. Sa Japan naman ay ginagawa ang Chuo Shinkansen na inaasahang tatakbo sa bilis na 500 kilometers per hour kapag natapos na. Gayun din, ang maglev trains ay mabilis dahil walang alitan na nangyayari sa rails. Mas tahimik din ito dahil hindi ito dumidikit sa rails, kung kaya't hindi ito masyadong maingay at kaunti lang din ang vibration nito. Number 6. Camel Caravans. Ang camel caravans ay isa sa mga sinaunang paraan ng transportation na ginagamit sa mga disyertong lugar sa buong mundo, lalo na sa Middle East, North Africa at Central Asia. Ang mga camel ay mahalaga dahil kaya nilang maglakbay ng malalayong distansya sa disyerto nang hindi nangangailangan ng maraming tubig. Ang mga caravan na ito ay naging mahalagang bahagi ng mga sinaunang ruta ng kalakalan tulad ng Silk Road at Trans-Saharan trade routes. Ginagamit ang mga camel caravans sa pagdadala ng mga produkto tulad ng ginto, asin, tela at spices mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Ang Silk Road na nag-uugnay sa China, India, Persia at Europe ay isa sa mga pinakakilalang ruta ng kalakalan. Ang Trans-Saharan trade routes naman ay nagkokonekta sa Sub-Saharan Africa sa mga pamilihan sa North Africa at Middle East. Ang pamumuhay sa camel caravans ay mahirap dahil ang mga mangangalakal at mga driver ng camel ay kailangang harapin ang matinding init sa araw at lamig sa gabi. Ang mga caravan ay kadalasang binubuo ng daan-daang mga camels at ang bawat camel ay maaaring magdala ng 300 hanggang 600 pounds ng mga produkto. Ang bawat paglalakbay ay maaaring tumagal ng ilang linggo hanggang buwan, depende sa layo at kondisyon ng ruta. May mga stations din na tinatawag na caravanserai sa kahabaan ng mga ruta na nagsisilbing pahingahan at proteksyon para sa mga naglalakbay. Subalit, ang mga paglalakbay na ito ay puno ng panganib. Bukod sa mga natural na hamon tulad ng sandstorms at kakulangan sa tubig, ang mga caravan ay madalas din na tinatarget ng mga magnanakaw. At upang protektahan ang kanilang mga sarili, ang mga caravan ay karaniwang naglalakbay kasama ng malalaking grupo. Ang mga leader ng caravan ay may mga strategies upang maiwasan ang mga mapanganib na lugar at magplano ng mga ruta na may sapat na supply ng tubig at pagkain. Maliban pa dito, ang mga ito ay naging instrumento din ng pagpapalaganap ng Islam sa Sub-Saharan Africa at nag-ambag sa paglago ng mga lungsod tulad ng Timbuktu at Marrakesh. Bilang mga sentro ng kaalaman at kalakalan, ang mga caravan ay nagbigay daan din sa pagbuo ng mga network ng diaspora kung saan ang mga tao mula sa iba't ibang kultura at rehiyon ay nagtatag ng mga koneksyon. Sa kabila ng modernization at pagdating ng mas mabilis na mga paraan ng transportation, ang mga camel caravan ay patuloy na ginagamit sa ilang bahagi ng mundo. Sa mga rehiyon tulad ng Sahara at Arabian Peninsula, ang mga tradisyonal na paraan ng kalakalan at transportasyon gamit ang camel ay buhay pa rin, ngunit hindi na kasing laganap tulad ng dati. Number 7, Segway.
Ang Segway ay isang uri ng personal transporter na ginawa ng Segway Incan na itinatag ni Dean Kamen noong 1999. Kilala ito sa kakaibang disenyo at sa self-balancing na nagpapadali sa paggalaw sa mga masikip na lugar. Ang unang model nito ay ang Segway HT o Segway Human Transporter ay inilunsad noong December 2001. Ang pangunahing feature ng Segway ay ang kakayahan nitong magbalance ng sarili gamit ang gyroscopic sensors at accelerometers. Ang mga sensor na ito ay patuloy na sumusukat sa posisyon at pagliko ng device. Kapag ang gumagamit ay nakatayo at bahagyang yumuyuko pasulong, ang Segway ay umaabante at kapag naman yumuyuko paatras ay umuurong din ito. Ang mechanism na ito ay tinatawag na dynamic stabilization na nagbibigay ng madaling control. Samantala, ang Segway ay may dalawang electric motors na pinapagana ng rechargeable lithium-ion batteries. Ang mga motors na ito ay nagbibigay ng sapat na lakas para makapaglakbay ng hanggang 12.5 miles per hour. Ang battery naman ay tumatagal ng hanggang 24 miles sa isang buong charge, depende sa terrain at bigat ng sakay. Subalit bago inilunsad ang Segway, maraming speculations ang pinalibot dito. Ang project ay tinawag na Ginger at IT. Ang inventor nito na si Dean Kamen ay nagsabing ang Segway ay isang revolutionary invention na magbabago sa paraan ng transportation sa mga lungsod. Bagaman mataas ang interes nito ay hindi ito naging matagumpay sa market. Noong una, inakala ng marami na ang Segway ay magiging pangunahing paraan ng transportation, lalo na sa mga lungsod. Ngunit dahil sa mataas na presyo na umaabot ng halos $5,000 bawat unit at mga limitations sa regulasyon, ay hindi ito naging kilala. Sa kabila ng mga hamon, ay natagpuan ng Segway ang lugar nito sa market. Ginagamit ito sa mga city tours, sa mga campus, sa malalaking facilities tulad ng airports at sa mga security agencies. Ang mga pulis at mga security personnels ay nagbigay din ng suporta sa Segway dahil sa kakayahan nitong magbigay ng mobility at visibility sa mga malalaking lugar. At noong 2015, binili ng Ninebot na isang Chinese Transportation Robotics Company ang Segway Incorporated. Dahil dito ay mas lumawak ang produkto at bumaba ang presyo nito. Number 8, Pedal-Powered Submarine. Ang pedal-powered submarine ay isang uri ng submarine na pinapatakbo gamit ang pedal tulad ng sa bisikleta. Sa pamamagitan ng pagpedal ay napapagalaw nito ang mga propeller o iba pang bahagi upang umandar sa ilalim ng tubig. Madalas itong ginagamit sa mga research, libangan at sa mga experimentations sa ilalim ng dagat. Ang idea ng pedal-powered submarine ay nagsimula noong 19th century. Noong 1863, ginawa ni Brutus de Villeroy na isang French engineer ang isang pedal-powered submarine na tinawag na Alligator. Ang submarine na ito ay pinapatakbo ng pedal at kayang magdala ng isang tao. Sa pagdaan ng panahon, ang technology ng pedal-powered submarine ay umunlad kung kaya't naging mas magaan, mas mabilis at mas maaasahan ito. Gayun din, ang pangunahing mechanism ng pedal-powered submarine ay ang pedal system. Ang tao na nagpapatakbo nito ay magpe-pedal para magbigay ng energies sa mga propeller na nagtutulak ng pasulong sa submarine. Ang direksyon ng paggalaw ay kontrolado din ng mga rudder na konektado sa pedal. Samantala, ang katawan ng pedal-powered submarine ay karaniwang dinisenyo upang maging makinis at mabawasan ang hadlang sa tubig. Ito din ay gawa sa magaan pero matibay na materials tulad ng fiberglass o carbon fiber. May mga bintana din ito na gawa sa matibay na glass o acrylic para makita ng operator ang paligid sa ilalim ng dagat. Bagamat hindi ito karaniwang ginagamit sa negosyo, ay marami pa ring pinagagamitan ang pedal-powered submarine. Sa pananaliksik, ginagamit ito para pag-aralan ang mga hayop at halaman sa ilalim ng dagat nang hindi nagdudulot ng ingay o pollution. Ang mga marine biologists ay gumagamit nito para makita ang mga coral reefs, isda at iba pang mga nilalang sa dagat. At bilang libangan ay nagbibigay din ito ng kakaibang karanasan sa mga turista at sa mga mahihilig magdiving. Ang mga resort sa mga tropikal na lugar ay nag-o-offer ng mga submarine tours para makita ng mga bisita ang ilalim ng dagat nang hindi kailangang mag-scuba diving. Sa katunayan, ang mga taong gumagamit nito ay nakakaranas din ng iba't ibang hamon.
Ang pagpedal para patakbuhin ang submarine ay nangangailangan ng sapat na lakas at tibay na maaaring mahirap para sa iba. Number 9, personal air vehicle. Ang personal air vehicle o PAV ay isang uri ng sasakyang panghimpapawid na idinisenyo para sa personal use. Ang PAV ay maaaring magbago sa paraan ng ating pagbiyahe pagdating ng panahon. Ang mga ito ay lumilipad sa mababang altitude at kayang mag-take off at mag-land ng patayo tulad ng helicopter, pero mas maliit at mas madaling gamitin ito. Ang idea ng PAV ay nagsimula pa noong kalagitnaan ng 20th century. Kahit noon ay mayroon ng mga personal na sasakyang panghimpapawid tulad ng ultralight aircraft at autogyros. Habang umuunlad ang technology, naging mas ligtas at mas epektibo ang mga PAV. Ngayon, dahil sa electric propulsion at advanced control systems, ay naging mas environment-friendly at user-friendly ang mga bagong PAV. Samantala, ang mga modernong PAV ay kadalasang gumagamit ng electric propulsion. Ito ay nagdudulot ng mas mababang ingay, mas kaunting pollution, at mas murang operasyon. Karamihan sa mga PAV ay may vertical takeoff and landing o VTOL capabilities. Ibig sabihin ay hindi na nito kailangan ng runway. Nagiging posible din ito dahil sa paggamit ng mga ducted fans, tilt rotors o quadcopters. Bukod pa dito, ang mga modernong PAV ay may mataas na level ng automation. Marami sa mga ito ang may autonomous o semi-autonomous capabilities para sa kaligtasan ng mga pasahero. Ang mga advanced sensor systems at artificial intelligence ay tumutulong din upang maiwasan ang mga banggaan at upang matulungan ang mga piloto sa pag-navigate. May mga safety features din ito tulad ng parachute systems, redundant control systems at emergency landing protocols na kasama sa disenyo ng mga PAV para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Sa kabila nito, ang pag-develop at paggamit ng PAV ay kinakailangan ding sumunod sa iba't ibang regulations na itinatakda ng mga aviation authorities sa bawat bansa. Halimbawa, sa United States, ang Federal Aviation Administration o FAA ay nag-aaral ng mga regulations para sa mga PAV upang masiguro ang kaligtasan at pagsunod sa mga umiiral na batas sa aviation. Kasama dito ang mga pamantayan para sa disenyo, paggawa at operasyon ng mga PAV, pati na rin ang mga patakaran para sa airspace management at licensing ng mga piloto. Number 10, sand yacht. Ang sand yacht na kilala rin bilang land yacht o land sailor ay isang uri ng sasakyan na may sail at gulong. Ginagamit ito sa mga tuyo at malalawak na lugar tulad ng disyerto, tuyong lawa at tabing dagat. Ang sand yacht ay isang sikat na sport at libangan na nagbibigay ng kakaibang karanasan ng paglalayag sa lupa. Samantala, ang kasaysayan ng sand yacht ay nagsimula sa sinaunang China, na kung saan ang mga Chinese ay gumagamit ng mga sails para sa mga land vehicles. Sa Europe, particular sa Netherlands at Belgium, ay dito unang nakita ang mga sand yacht noong 17th century. Ginamit ito para sa transportation at bilang libangan. Ang mga bagong model ng sand yacht ay mas magaan, mas mabilis at mas madaling kontrolin. Ang paggamit ng mga modern materials tulad ng fiberglass at carbon fiber ay mas nagpalakas sa kanilang performance at tibay. Ang disenyo naman ng sand yacht ay simple pero epektibo. Pinubuo ito ng tatlong pangunahing bahagi, ang frame, ang gulong at ang sail. Ang frame ay kadalasang gawa sa metal o composite materials na nagbibigay ng structure at suporta. Mayroon din itong tatlong gulong, dalawa sa likuran at isa sa harapan na nagbibigay dito ng stability at manibela para sa direksyon. Ang sail naman na gawa sa matibay na tela tulad ng dacron o mylar ay nakakabit sa mast na nakatayo mula sa frame. Ang laki at hugis ng sail ay nag-iiba depende sa laki at uri ng sand yacht. Gayun din, ang sail ang siyang nagbibigay ng propulsion gamit ang hangin upang itulak ang yacht pasulong. Bukod pa dito, ang steering system ay binubuo ng foot pedals o isang steering wheel na nakakonekta sa front wheel. Ngunit ang mas advanced na mga model nito ay may braking system upang kontrolin ang bilis. Ngunit paano nga ba pinatatakbo ang sand yacht? Ang pagpapatakbo nito ay kahalintulad ng sailboat, pero sa lupa ito dumadaan. Ang piloto o driver ay umuupo o humihiga sa frame at gumagamit ng foot pedals o steering wheel para makapagmaneho at hinahawakan din niya ang mga tali upang kontrolin ang sail.